Hi, and good morning. This is Bob Miramar once again. And I am just compelled in my heart that it is time once again to come into the presence of the Lord. This 4 o'clock in the morning. And I thank you for being a friend on Facebook who loves prayer and who spends time in praying unto the Lord. Because Mark 11:24, it says, whatever you ask in prayer, believe in your heart that you have received it, and then it will be given to you, whatever thing that you ask in prayer. This is an awesome Monday morning, and we are all excited for this brand new day. So it is better to start it up with the Lord. So let me just read to you what is found in Psalms 37, in verses 23, and so on. For Psalms 37, verse 23 and 24, the Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Nagagalak ang Panginoon sa pagsunod ng sino mang anak niya na naging anak niya, adapted to him through the power and authority of the name of Jesus Christ. Verse 24, it says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Now, how many of you had failed in life? Paano kayo dumating ang failure sa buhay? Ang failure ay dumadating sa buhay kapag nakagagawa tayo ng maling desisyon at hakbang. Mali yung choices natin. Failure ay nangyayari kapag mali yung sinamahan nating kaibigan o anumang napagkasunduan. Failure ay nangyayari kung ikaw ay may plano pero hindi mo na-attain yung kasagutan ng plano mo, or katuparan rather ng plano mo. At napakahalaga na sa mga plano natin ay paplanuhin natin ito na mayroong pananampalataya sa Panginoon, upang kung hindi man ito yung kalooban ng Panginoon ay hindi matutuloy, hindi ka masasaktan, hindi ka madadown ng husto, hindi ka madidepress. At ang failure ay nangyayari kung alam na alam na natin kung ano yung tama, tapos ginagawa pa rin natin yung mali. Failure ay nangyayari kung hindi mo alam yung dapat gawin at gumawa tayo ng hakbang. Sa mga tuwid, gusto kong sabihin, lahat ng tao ay nagkakamit ng failure, nagkakamit ng kabiguan. There are many times also God has to fail us, allow us to fail us. Bakit? Gusto niya tayong turuan na mag-start sa pinaka-humble beginning together with the Lord in our faith. At gusto niya mag-succeed tayo. Kaya nga sabi ni Dr. John Maxwell, the best way in going up is from the bottom. So, kung nandito ka na sa level nito, God sometimes have to bring us down para lang ma-realize natin anong dapat natin gawin. Kaibigan, ano man estado sa buhay mo, ano man ang mga sitwasyon pinagdaraanan mo, ano man yung mga kabigatan, kabiguan na naranasan mo, o kaya, ano yung mga kalaban ng pananampalataya mo ngayon? There are two things, if not three. Number one, inaalaw ng Diyos ito para makita mo yung tamang landas na yung pipiliin at lalakaran, tatahakin mo. Ikalawa, marahil itong bagay na ito ay naging sanhi lang or bunga lang ng mga past decisions natin. At ikatatlo, yung kaaway natin ay patuloy na gumagawa ng hakbang para tayo ay biguin, para i-weigh down yung ating puso, ating isipan, para magiging, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng appetite sa buhay mo, nawawalan ka ng sigla, nawawalan ka ng drive, so to speak, nawawalan ka ng motivation, okay, na-discouraged ka. Gustong-gusto ng kaaway, ma-discourage tayo. Bakit? It's His time. Pag-discourage na-discourage ka at makakababa ng
ng iyong self-esteem, papasukan ka niya ng papasukan ng mga bagay na lalong magpapahirap sa iyo. Later on, mawawalan ka ng gana kumain, mawawalan ka ng sigla sa buhay, at pati na yung ating mga decision-making ay magiging apektado at puro pangit na yung ating mga reaksyon sa buhay. Hindi na tayo magiging proactive, magiging reactive, and then lahat yun magiging destructive for our future life. Ang sabi ng banal na kasulatan, the steps of a good man are ordered by the Lord. One, there's nobody that is good. Nobody is good. The Bible says, Romans 3:23, all have sinned and have fallen short from the glory of God. Ibig sabihin yan, wala naman talagang matuwid, wala naman talagang magaling, wala naman talagang mahusay. Pero kung kilala mo ang Panginoon, God will, little by little in your life, will guide your steps, guide your decision making. And then so, later on, yung result nito, makikita natin, oops, kumunti yung palpak ko at dumadami yung mabubuting bagay na nangyayari sa buhay ko, ordered by the Lord. Number two, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng wisdom, nagkakaroon ka ng guiding path or light, because ang salita ng Diyos ay ilawan, tanglaw sa ating daraanan, sa ating mga paa, at sa ating pong landas. Hindi ka maliligaw. So pag hindi ka naliligaw ng desisyon, hindi ka naliligaw ng pinapatunguhan mo sapagkat nandun ang liwanag ng salita ng Diyos, kapatid, tagumpay. Magtatagumpay ka sa buhay. Sino ngayon may gusto ng tagumpay pagkatapos ng mga failures? Tayong lahat, di ba? So, what I can offer you today, when the Bible says, though he fall, God lifts him up by upholding him, and this man shall be restored. Yung isa pang bagay, literally speaking, ang failure ay posible pa din. Kahit na kung ikaw ay naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon ng lubusan, maaari ka pa rin mag-fail. Nabanggit ko kanina, mayroon tayong kaaway, mayroon tayong slip of our decisions. Okay, and yung pinakamaganda rito, tuturuan tayo ng Panginoon. Isa, siguro, wake up call. Ikalawa, putulin na yung ating tanikala na nakagapos sa ating buhat sa kaaway. Ikatatlo, bigyan tayo ng total freedom. That's the power of the cross of Jesus Christ, victory. So we are no longer fighting for victory. We are no longer fighting to win over our enemy, but we are now fighting, coming from our victory in Christ, the power of the cross and the death of the Lord Jesus Christ, plus the resurrection of Christ. Sabi ng Bible, according to Paul, he will never die again. We have a Savior who can really sympathize us. Ano man yung karanasan ngayon, the Lord can really sympathize us and can help us and can uphold us and will lift us up from where we are right now. Gaano man ito kababang ating nabagsakan, iaangat tayo ng Panginoon. We are like eagles, meant to soar up higher, to excel, and to prosper and do greater exploits in our lifetime. Praise the Lord. Now, if you believe in the Lord, God will order our steps. Ayusin niya ito according to the pattern of His Word. Sabi niya sa Deuteronomy, even sa sulat ni Moses, say, do not turn to the right nor to the left to follow another God. But ako lang, sabi ng Panginoon, I will guide you and I will bring you to success. I will bring you to the place where your enemy has no more power against you. Kapatid, ito yung gusto kong maranasan mo sa buhay. And I myself, together with my family, we're trying our best to observe what God wants, to step on the step boards and the bridges and the stepping stones that He lays after one after the other as we follow Him in faith. Gusto mo magtagumpay? Gusto mo ma-eliminate ng lubusan yung mga failures mo? Kaya kung mag-fail ka man, ibig sabihin, alam ng Diyos, alam mo sa sarili mo, it is God who's doing something good in your life to lift you up higher. So let us pray. Our gracious and loving Father, this is a very timely morning for us to come before You and humble ourselves before You. I pray that Your guiding hand will continue, Lord, to take us to where You want us to be,
to walk where you want us to walk, to reach what you want us to reach, to triumph more as the revelation of our salvation is drawing nearer and closer, looking forward for that great day of the coming of our blessed, glorious Savior and God, Jesus Christ. Panginoon, tinatalaga namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga hakbangin. Gabayan mo kami, Panginoon, at patawarin mo kami, tulungan mo kaming limutin ang aming mga kapalpakan, mga nagawa nito mga nakaraan, at simula sa araw na ito, early morning of Monday, allow us to walk according to your ways. And I pray for my brethren watching over this live coverage. Father, thank you. At ano man ang kanyang trabaho ngayon, kung siya man ay night shift, kung siya man ay naghahanda para sa kanyang daytime work, siya man ay nag-aayos ng mga gagamitin ng kanyang mga anak na papasok sa school early morning today, Monday, 18th of February 2019. Ang kapangyarihan mo ang siyang lumukob sa kanya sa pangalan ni Jesus. Ano mang pangangailangan niya, idudulog niya sa iyo sa pananalangin. Pagpalain mo siya beyond comparison, beyond expectation. Panginoon, pagpalain mo rin po sino mang may sakit at karamdaman. Mayroong mga struggling moments, mayroong mga challenges sa buhay, mayroong mga kabigatan, mayroong mga kabiguan, mayroong mga masasakit na nakaraan o karanasan. Burahin mo, Panginoon. At kung siya ay nakagawa ng kamalian at nagkaroon siya ng sariling blunder against your will, Lord, hindi naman kayo maramot sa inyong pagpapatawad. You can really forgive those who come before you and ask for your forgiveness and repent. Father God, we now take your loving and powerful hand to embrace us all, to make this Monday not just beneficial, but a powerful one for my brother, for my sister in Christ. Magliwanag ang iyong salita. Ano man aming narinig na pangangaral mula sa iyong salita, ahapon, ito siyang magiging gabay sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon. At salamat sa tulong mo. Sabagat ang sabi mo, ang sino mang lumalapit sa iyo ay hindi mo ipapahiya. Hindi mo i-disappoint. Kung seryoso kaming hanapin ka, kagalakan mong magpakahayag sa amin, Panginoon. Magpakahayag nga po kayo na kilang Diyos sa aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, and by the powerful anointing of the Holy Spirit, siya na nasa kabilang ibayo ng daigdig na ito, abot mo rin siya ng kapangyarihan mong kamay, Panginoon. Pagpalain mo rin siya. Siya ang nakalulan sa barko or anuman ang kanyang uri ng hanap buhay na sinisikap niyang maging marangal at bahagi ng worship niya sa kanyang buhay, ang kanyang hanap buhay na ito. At ginagawa niyang mainam, siya ay professional, or siya ay skilled worker, o kaya kasambahay, o kaya driver, hardinero, carpintero, anuman, Panginoon. You can bless the works of our hands. Mapalad ang taong sinasaliksik ang iyong salita, sabagat kung pinag-aaralan niya ito araw at gabi, kinagigiliwan niya itong pag-aaralan. Ang sabi ninyo, magiging katulad siya na isang punong kahoy na natanim sa tabi ng mga batisan. Na laging sagana sa supply ng water at hindi matatakot kung may drought ng buhay na darating o daranasin sa mundo ito. He will continue to be green and bearing much fruit in season. Ang gusto ko, Panginoon, yung nasa last part ng Psalm 1:3. Whatever He does shall prosper. Kaya Panginoon, iniibig namin ang iyong salita. Kinauuhawan namin ito. Kinagugutuman namin ito na parang fresh milk ng isang sanggol. Na iyong salita ay nagbibigay ng nutrients, ng vitamins, ng strength. Yes, ang iyong salita nagbibigay ng nutrients dito sa aming puso, vitamins ng aming damdamin at isipan, sa aming pananampalataya. Ito'y nagpapalakas, nagbibigay ng kalusugan, malusog na pananampalataya, labanan ang sakit, ang tukso, ang gawa ng kaaway. Hallelujah! And we thank you, Father, for all these benefits because you said, you are the Lord and God.
who supplies us benefits every day. We thank you. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesu Cristo, yung bugtong na anak, at sa kapangyarihan ng anointing ng Holy Spirit. In Jesus' name, ito po ang aming pagbibigay, papurit, pasasalamat sa iyo. Nagagala kami sa iyo, Panginoon. Amen, amen, amen. Thank you so much, guys. And wait for another video to be broadcasted soon. Blessings and shalom.